Magandang araw, Pilipinas! Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong araw ng August 21, 2024. At kayo'y nanonood ng Pilipinas Balita Now. Protesta ng Pilipinas laban sa China. Nagsampa ng protesta ang Pilipinas laban sa paggamit ng flares ng China laban sa isang Philippine surveillance aircraft sa West Philippine Sea. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng bagong tensyon sa pagitan ng dalawang bansa na patuloy na nag-aagawan sa teritoryo ng West Philippine Sea. Diskusyon ni Sara Duterte at Risa Hontiveros. Naging mainit ang palitan ng salita sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at Senadora Risa Hontiveros sa Senado. Tumindi ang diskusyon ng kwestiyonin ni Hontiveros ang alokasyon ng budget sa Office of the Vice President. Kaso ng pagbangga sa West Philippine Sea. Plano ng gobyerno na magsampa ng kaso laban sa China dahil sa pagbangga sa mga barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, subalit hindi raw ito magdudulot ng eskalasyon ng tensyon. Pagpapatibay ng seguridad sa Dili. Inutos ni Vice President Sara Duterte ang pagpapalakas ng seguridad sa Ninoy Aquino International Airport, Dili, kasunod ng pag-ere ng balita tungkol sa kanyang pag-alis ng bansa. Ayon kay Duterte, dapat matutukan ang seguridad ng paliparan. Imbestigasyon sa Alisco. Patuloy ang imbestigasyon kung paano nakatakas sa Pilipinas si Alisco na tinuturing na high-profile fugitive. Inilabas ang impormasyon na nakita umano siya sa Indonesia matapos lumabas ng bansa. Paghatol sa mga kadete ng IHI, DEU. Dalawang dating kadete ng Philippine Military Academy, ZEFI, ang nahatulan ng pagkakulong dahil sa pagkamatay ni Darwin Dormitorio dulot ng hazing noong 2019. Pag-atake sa Pilipinas ng Chinese vessel. Inilabas ng ACES Tribunal ang suporta sa Pilipinas sa laban nito kontra sa China tungkol sa isyu ng West Philippine Sea, isang kontrobersyal na usapin na patuloy na bumibigat. Tumaas na tensyon sa Ukraine. Tumaas ang tensyon sa Ukraine matapos ang pinakabagong opensiba ng Russia sa Eastern Ukraine na nagresulta sa maraming nasawi. Isyu sa relasyon ng Estados Unidos at China. Patuloy na lumalala ang ugnayan ng Estados Unidos at China, partikular na sa isyu ng ekonomiya at military exercises sa Pacific region. Isyu sa climate change. Dumarami ang bansang nagkakaisa upang tugunan ang isyu ng climate change na nagdulot ng matinding init sa iba't ibang parte ng mundo. Ito ang mga balita para sa araw na ito. Ako po ang inyong tagapagbalita para sa Pilipinas Balita Now. Huwag kalimutang mag-comment, mag-share, mag-like at mag-subscribe upang manatiling updated sa inyong pang-araw-araw na balita. Magandang umaga, Pilipinas!